Hello? Martha, kamusta ka na? Okay naman ako. Thanks for your concern. Martha, alam mo, iniisip ko, gusto ko magpadala ng private nurse dyan para may nag-aalaga sa'yo. Babe, matanda na ako. I can take care of myself. I'll be fine. Thank you. Kagaling mo lang sa hospital. I said I'm fine. Tinitignan ko lang itong mga lumang kaso ko. Baka may makatulong sa kaso mo. Tingnan mo. Yan mismo sinasabi ko. Dapat ikaw ang nagpapahinga. This is me resting. Pag hindi ako nagtatrabaho, baka mainip lang ako dito sa bahay. So okay na to. And besides, sayang lang naman ang pagsikip ko sa buhay mo kung makukulong ka lang, di ba? Okay. Naiintindihan ko. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na sobra ko na-appreciate lahat ng ginagawa mo para sa akin. You're welcome. Sige. Mamaya ako may oras, dadana ako sa'yo. Okay? Love you. Bye. Tao po. Ay, ano po yun? Magandang hapon ho. Meron ho kaming hinahanap na tao. Baka lang ho kilala ninyo. Judith Aras ho. Dito daw ho yung huling address niya eh. Judith? Ano bang itsura? Nanay ko po yun eh. Baka po kamukha ko. Ah, oo. Judith Aras, natatandaan ko na. Ikaw ba yung anak niya? Opo, ako nga po. Ako po si Camille, yung anak niya. Alam niyo ho na may anak siya? Oo. Border ko si Judith mga 2 taon na nakaraan. Umuwi siya dito galing sa Singapore kasi nga gusto niya mahanap ang kanyang anak. Alam niyo po kung nasa yung nanay ko? Baka po sakaling matulungan niyo kami sa paghanap sa kanya. 2 taon na siya nakaalis kasi niya talaga mahanap ang anak niya eh. Pero baka meron mo kayong number o kaya address o kaya kahit na anong impormasyon para lang naman humakontak siya. Ali, ba't po kayo natigilan? Pasensya na ha. Sa huli ko kasing balita, sumakabilang buhay na si Judith sa Singapore. Di po totoo yan. Di pa pupunta yung nanay ko. Sorry, Iha, pero yun ang sabi sa akin isang border kong dating kakilala niya sa Singapore. Na-aksidente daw siya at ngayon ay wala na siya. Di po totoo yan, doktora. Di ba buhay pa po yung nanay ko? Kinikinig ka muna sa akin, ha? Hindi pa naman tayo sigurado dun sa impormasyon na yun, eh. Kailangan pa natin i-verify yun, ha? Alam mo, mabuti pa, bumalik muna tayo sa ampunan. Salamat. Di po ako babalik doon. Camille, sandali! Nagsimula po yan nung bata pa yung si Hannah. Eh, ito pong si Abner. Nag-uwi po ng adobong mani. Naku, kung nakita niyo lang sana kung paano nangati si Hannah. Kakaawa talaga. So, anong pagkain ang pwede kay Hannah? Or better still, ano yung mga favorite niya? Paborito po? Seafoods. Naku, basta yan po ang nakahain. Naku, mahirap talagang awatin yung batang yan. Seafoods. So, shellfish, shrimps, prawns, crabs? Yun ako kahit ano po basta seafoods. Ay! Oh, seafoods. ABL, seafoods. Pareho kay ni Hannah ng hilig, seafoods. Ay, ang ibig ko sabihin, eh, what a coincidence. Pareho kayong mahilig ni Hannah sa seafoods. Actually, kahit ako, mahilig ako sa lamang dagat. Beth? Po? Napansin ko, interesadong-interesado si Hannah sa business. Nabanggit na ba niya sa'yo kung ano yung gusto niyang kuning kurso? Ang alam ko, ang gusto niyang kurso, ano eh, ABL, pasensya na po ah. Eh, kaya lang napuna ko lang po, masyado kayong interesado kay Hannah. Bakit po? Beth, meron sana akong gustong aminin sa'yo tungkol kay Hannah. Aminin po? Camille, nasaan si ABL? Tinatawagan ko siya pero hindi ko siya makuha. Sir Paul, hindi ko po alam. Umalis po siya kanina tapos hindi niya sinabi kung saan siya pupunta. Hannah reminds me so much of my daughter.
Babae? May anak po kayong babae? Eh, akala ko po kasi si Sir po lang anak ninyo. Eh, nasaan na po siya? Wala na siya. Sorry po. It's okay. Kung buhay siya ngayon, siguro magkasing edad sila ni Hannah. Pasensya na kung medyo may pagkatsismosa po ako, ABL. Eh, ano pong nangyari sa kanya? Namatay siya sa sunog. Ano, okay ka lang? Ana! Ana! Uy! Ana! 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 So guilty kasi hindi ko siya naligtas. I should have been there for her. Sana kasama ko pa siya hanggang ngayon. Sana hindi siya nahiwalay sa akin. AVN, it's not your fault. Tama naman po si Narcy. Wala po kayong kasalanan kaya huwag niyo pong sisihin ang sarili ninyo. Sigurado ko kung nasaan man ang anak ninyo ngayon, alam niya kung gaano niya siya kamahal. Sana nga, Beth. Sana kung saan man siya ngayon, alam niya kung gaano ko siya kamahal. Hannah, Zina. Hannah, dito ako para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Dito pababayaan. Sigurado po ako. Dahil ang pagmamahal po ng isang ina, nakakaabot po kahit sa langit. Yan. Cute niya, no? Is this... Ay, opo. Yan po yung buhok niya nung una namin siyang pinagupitan. Ay, tingnan ko nga. Oo, ang ganda. Ay, nako, oo, AVL. Oo nga, ano. Alam mo, Aling Beth, napakasipag mo palang mami, ano. Imaginin mo, itong lahat ng ito na i-document mo, itong moment sa buhay ni Hannah. Oo naman. Sandali ho, ha. Saglit lang. Oo, ito. Tignan mo to. Ito po. Ito naman, yung una namin siyang pinabunutan ng ngipin. Naku, kung nandun kayo, siguradong matutunaw ang puso ninyo kaiyak ni Hannah. Ay, patingin nga ulit. Ito po. Ay, ang ganda nga pala, ano? Ang ganda ni Hannah. Ang cute-cute na bata, no? Beth? Mm-hmm. Nung nalaman ni Hannah na ampon siya, how did she take it? Eh, siyempre po malungkot. Marami nga po siyang tanong sa amin ni Abner, eh. Tungkol sa magulang niya? Tungkol po sa sarili niya. Kung sino talaga siya, saan siya nagmula, sino talaga yung mga tunay niyang magulang, paano po namin siya natagpuan ni Abner? Anong sabi niyo? Eh, sinabi po namin ni Abner na hindi namin kilala yung mga magulang niya. Pero kung sakaling gusto niyang hanapin o makilala, eh, susuportahan po namin siya. Kaya nga po, binigay namin sa kanya yung medalyon eh. Dahil yun lang po yung tanging may koneksyon para malaman niya kung saan talaga siya nagmula. Hinanap pa niya ang mga magulang niya? Eh, nung umpisa lang po, pero nung nawala yung medalyon, eh, inisip na lang po ni Hannah na baka ito na yung senyales para tumigil niya sa paghahanap. Pero nabalik sa kanya ang medalyon, hindi ba? Oo nga po, ABL, pero napagod na siya eh. Nawala na siya ng interes sa paghahanap sa mga taong nagtapon sa kanya. Hindi naman siya sigurado na tinapon siya. Aling Beth, baka ang ibig niya sabihin baka naman hindi ganun talaga ang nangyari. Paano kung hindi naman talaga ginusto ng mga magulang ni Hannah na... Tama siya, Beth. Malay mo. Inahanap na ngayon si Hannah ng tunay niyang magulang. Hindi ko rin po alam, ABL, eh, pero hindi na siya interesado. Pero kung sakali magbago po isip niya, tutulungan po namin siya.
Ah, saglit lang po ha. Makukuha ko ng kape ha. Sandali lang. Ah, ito na po oh. Ay naku. Kape muna kayo. Oo. Sana mo kaya nagpunta yung batang yun? Sandali lang, Nathaniel, Abby, ha? Magtatanong-tanong lang ako. Bakit ganun, Nathaniel? Diba sabi mo, sana ko yung Ate Camille hanapin ang magulang niya? Eh bakit sabi yung doktor, patay na ang nanay niya? Eh baka naman nagkamali tayo ng pangalan. Baka hindi yung nanay ni Ate Camille. O kaya, mali yung kinausap natin na Ali. Baka naman ang mission mo talaga kay Ate Camille ay matulungan siyang matanggap na wala na ang nanay niya. Katulad ng mission mo sa nanay Rachel mo. Kahit ano pa man yung mission ko kay Ate Camille, ngayon, kailangan ko na muna siyang makita. Alam ko na, Abby. Para mas mabilis tayo, doon ako, ikaw, samahan mo si nanay Rachel doon. Hanapin ko siya. Huwag ka na mag-alala. O sige, Nathaniel. Ako nang bahala magpaliwanag kay Doktora. Sige, Abby. Saglit lang. Hana? Ay, Hana, anak. Ano nangyari sa'yo? Ha? Eh, kasi po kanina, aling bet, nung pauwi na po kami, nagdaanan po kami sunog dyan. Tapos, eh, natakot po si Hana, tapos hirap po siya makahinga. Ha? Bakit? Anak, anong gusto mo, ha? Anong kailangan mo? Nay, okay lang po. Panginoon, tulungan niyo po ako magawa ang mission ko. Bigyan niyo po ako ng sinyalis kung saan ko makikita si Ate Camille. Hinintay ang iyong pagdating na sasabihin. Sandali. Parang alam ko yung musika na yun, ah. Bihaya ka nang may kapal. Ang dami mong di narasal. Kaya Ate Camille! Kailangan ko malaman kung sino yung kumakanta dun. Para po sa mga inang nandito ngayong gabi. Ang kanta pong iyon ay kanta po ng isang ina na nawalay sa kanyang anak at umaasa po na isang araw ay magkikita silang muli. I'm sorry po, pasensya na. Ano po talaga nangyari sa anak ko? Himin mo yan. Inay, hindi ko nga po alam kung bakit naging ganun po yung reaksyon ko nung nakarinig po ko ng bumbero at saka nung nakakita po ko ng sunog. Beth, baka kailangan natin patingnan sa doktor, si Yana. I think she experienced a panic attack. Panic attack po, ABL? Panic attack, yung shortness of breath, yung matinding takot sa isang bagay. And that's usually triggered by a traumatic experience. Pero wala naman pong naging experience yan ng sunog, maging sa bumbero po. I'm just saying na baka matulungan siya ng doktor. Makita ko ano talaga ang cause nito para hindi na mangyari ulit. Hindi na po siguro kailangan yun, AVL. Medyo maayos naman na po yung pakiramdam ko. Baka kailangan ko lang magpahinga. Siya, sige, nakalita. Excuse me lang po, ha? Hanapin ko pa po yung nanay ko. Babalikan niya po ang simbahan.
Hermana, huwag ka na umiyak, ha? Hindi mo kailangan tumakbo. Hindi mo kailangan mag-isa. Mga kaibigan mo kami. Hindi ka namin papabayaan. Halika dito. Camille, makinig ka sa akin. Kung totoo nga, nanay mo talaga siya. At kung totoo nga, napatay na siya. Gusto ko lang malaman mo na naiintindihan kita. Ako nga, nawalan ako ng anak eh. Hanggang ngayon nga, hindi ko pa rin natatanggap yun. Nandito kami, Camille. Mahal ka namin. At hinding-hindi ka namin papabayaan, ha, anak? Okay lang po ba kayo? Okay lang ko, iho. Salamat, ha. Teka lang. Anong ginagawa mo rito? Bawal ang bata dito, ha. Hinabol ko po kayo nung narinig ko yung kinakanta nyo. Narinig ko po yung kinakanta ng kaibigan ko. Ah, ganun ba? Madalas ko kasing kinakanta yun talaga dito eh. Siguro yung kaibigan mo narinig na akong kumanta. Eh, hindi po siguro. Kasi nung tinanong ko po siya, hindi niya po alam kung saan niya narinig yung kinakanta niya. Sabi niya daw po, parang turo po ng nanay niya. Siguro? Eh, bakit siguro? Hindi ba siya sigurado kung yung kanta ba itinuro ng nanay niya sa kanya? Opo. Eh, kasi daw po, hinahanap niya po yung nanay niya. Iniwan po siya sa simbahan, yung baby pa po siya. Iho, yung kaibigan mo? Anong pangalan niya? Camille po. Ate Camille. Pwede mo ba akong dalhin kay Camille? Gusto kong makita si Camille. Pwede ba? Nasaan na si Nathaniel? Abby, dito ba daw talaga kayo magkikita? Huwag po kayong mag-alala, Dr. Rachel. Sigurado po kung okay lang si Nathaniel. Ayun po sila! Camille? Ikaw si Camille? Opo. Ba't niyo po ako kilala? Ako si Jessy. Kaibigan ako ng nanay mo. Pwede ka bang sumama sa akin? Kasi matagal ka niyang hinahanap eh. Ako ng bursa de yelo, ha? Opo. Ibo. Okay ka na ba? Joshua, eh, hindi pa pala ako nakakapagpasalamat sa'yo. Ha? Para saan? Eh, para dun sa kanina. Kasi hindi ko alam kung anong mangyayari sa'kin kung wala ka dun. Salamat, ha? Hindi naman siguro. Kilala kaya kita. Alam kong matatag ka. Kung ngayon din, gitinaanan mo lang. Ano pa kaya yung panic-panic attack na yan? Naku, AVL, ha? Mukhang close itong si Boylet dito kay Hannah, ha? At mukhang nahuhulog ang loob ng bunso mo sa kanya, ha? Basta salamat, Joshua, kasi hindi mo ko pinabayaan. Wala yun, Hannah. Di ba sabi ko naman sa'yo, lagi lang nandiyan sa tabi mo. Salamat, ha? Katulad ng sabi ko kanina, kasama ko siya sa trabaho dati sa Japan at sa Singapore. Parehas kaming backup singers dati ng isang banda. Yung kinakanta po niya, yung narinig ko na katulad ng kinakanta ni Ate Camille. Oo, Nathaniel. Sa kanya yon. At kanta niya raw yun para sa'yo, Camille. Kinakanta niya yon habang nasa sinapupunan ka pa lang niya. Payakan na dyan, ha. Alis na rin ako. Ha?
Nay! Oo! Oh. Nay, alis na daw po si Joshua! Ay, saglit! Ay. Sige po, Aling Beth, mauna na po ako. Salamat ha. Wala po nga naman. Oo, ano, wag na. Diyan ka na lang. Magpahinga na para gumaling ka agad. Sige. Anak, baka mahilo ka. Dandahan lang ha. Oo. Sige po, AVL. Aling Beth, ano, una na ako. Salamat, Joshua. Salamat ha. Ako, wala pong problema. Sige po. And I don't like it. Hindi siya bagay sa anak ko. May sinasabi po ba kayo, ABL? Ah, wala naman, Beth. Magpapaalam na sana kami ni Narcy. Sige po, pero yung tungkol po ba sa restaurant, di na natin pag-uusapan? Let's just talk about it some other time. Babalik naman ako dito eh. Sigurado. Sige po. Bye, Hannah. I hope you get better soon. Salamat po. Magaling ka. Bye. Ingat po kayo. Ano nangyari sa kanya? Ano naging sakit niya? Inatake po sa puso, Doktora. Sabi po ng mga espesyalista, may ugat daw po sa utak niya ang pumutok. Kaya po hayan, isang buwan na po siyang walang malay eh. Kikisip pa po ba ang nanay ko? Gagaling pa po ba siya, Doktora? Camille, pinagsisisihan na ng nanay mo ang ginawa niyang pag-abandona sa'yo. Inaamin niya, nagkamali siya sa naging desisyon niya noon. Pero maniwala ka, Camille, ilang taon kanyang hinanap. Kaya lang hindi kanya natagpuan. Pero ngayon, nandito ka na. Judith, alam ko naririnig mo ako. Hindi ka maniniwala kung sino nandito ngayon. Si Camille. Judith, nandito na ang anak mo. Nay! Ako to si Camille. Nay, alam ko po, hinanap mo ako, Nay. Nay, andito na po ako, Nay. Gumising na po kayo. Nay, mahal na mahal kita, Nay. Gumising ka na. Andito na po ako, Nay. Rachel to. Naririnig mo ba ako? Judith, tumango ka kung naririnig mo ako. Kung naririnig mo ako, sundan mo ang ilaw na to, Judith. Ate Camille, gising na ang nanay mo! Diyos ko, salamat po sa Diyos. Salamat po sa milagro. Salamat po, Panginoon. Alam ko pong kayo ang dahilan nito.